the Philippine National Police Academy has affirmed the dismissal of one second class cadet for honor violation, that is for stealing, another second class cadet for maltreatment. Pitong kadete na ng Philippine National Police Academy ang inalis sa akademya ngayong taon. Ayon kay PNPA spokesperson Police Colonel Louis Gonzaga, isa sa mga ito ang nasangkot sa pagnanakaw, isa sa pagmamaltrato o hazing, isa naman sa pagsisinungaling, isa ay may honor violation at dalawa ang may academic deficiencies. Bumagsak po sila either in one academic subject or nag-excessive demerits po sila, ma'am. Kasi sa academy, ma'am, mayroong dalawang panuntunan, no? Dalawang sukatan, the academics and the non-academics. Sa academics po, if you fail in one subject, you'll get suspended and turned back to the next lower class. If you fail in two subjects or more, automatically you'll get dismissed. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Gonzaga na bukod sa mga naalis sa akademya, mayroon ding 43 na nasuspinde at na-turn back o bumalik ng isang taon sa mas mababang level. Pag na non-academics, kasama na dyan yung leadership development and character development. May minimaintain lang po, ma'am, na certain number of demerits na pwedeng ma-incur ng isang kadete each semester. Kung mag-i-excess po sila dyan at mag-excessive demerits, they could be subject for turn back or suspension. Nakukuha aniya ang mga demerits ng mga kadete kapag hindi nila nasusunod ang ipinatutupad na patakaran sa loob ng akademya. Dito, ma'am, lahat pwede kang ma-demeritan eh. Yung meron kang protruding thread sa damit mo, unshined shoes, unshaved, improper haircut, lahat po ng mga undesirable traits, may karampatan po yung demerits. At kapag ka, nag-excess ka po dun sa allowable demerits na tinatawag natin, yun po, magiging ground po yan for you to get suspended or turned back to the next lower class, ma'am. Mahigpit ang ipinatutupad na disiplina sa loob ng akademya upang masigurong magiging maayos na opisyal ang mga ito ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and Bureau of Jail Management and Penology sa darating na panahon. This is just a manifestation na talagang seryoso yung ating internal cleansing dito sa PNPA, because we believe na dito pa lang sa formational years of them becoming officers in the PNP, na we weed out na po talaga natin dapat yung mga undesirable, because we don't want the repeat of what's happening sometimes in the organization right now, na kung kailan naging official tsaka po na-involve sa mga kung ano-anong klaseng mga hindi tamang gawain. Ang mga nagtatapos sa PNPA ay otomatiko ng may ranggong lieutenant, taliwas sa mga nagtapos sa criminology school na may ranggo lamang na patrolman. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.